alam nyo, naiintindihan ko yung kahirapan eh. Kasi lumaki din ako sa bukid. Namuhay din ako sa lansangan. At isang bahagi na... Saan ba ang provision ninyo? Maidagdag namin ng konti. Saan ba ang provision ninyo? Ako po ay galing talaga. Ang akin pong ama ay taga Norte. Ang aking ina ay nahahating Norte, Cordillera at Bulacanya po. Ang aking ina. Ayun. At ayun you were saying, lumaki kayo sa hirap. Kaya... Lumaki po ako sa bukid. Ako po ay natutong mag-araro nung kabataan ko, nung maliit ako, siguro mga 12 anyos, kaya nakikita ko pagka nagpapatanim kami, nasubukan ko talaga kong umawak ng araro. Kaya alam ko ho yung kahirapan. So alam nyo kasi yung katotohanan na hindi matanggap ng iba, na kapag binuksan mo yung puso mo sa pagtulong sa iba, totoo yung sinasabi ng Diyos, bubuksan niya yung durungawan ng grasya sa iyong tahanan. Which is nangyari po. Tignan niyo po ito, Missy and Henry, no? I never expect na during mo in 15 days nagpadala ng message sa akin yung YouTube channel na yung YouTube ko kayang kumita ng up to 3 million a year, US dollar. Yes. Binadala na ako ni YouTube ng message. Pwede niyo pong makita yan. Makikita niyo sa Social Blade. Itatype niyo lang sa Google, Social Blade. Tapos makikita niyo na kung magkano yung, type niyo lang yung pangalan ko. Makikita, ipapakita ng Social Blade kung magkano na yung kikitain ko. So I mean, bukas sa puso ko yung ginawa ko, hindi ko expected, ibinalik agad ni Lord tenfold. So yun yung gusto kong maintindihan ng kapwa ko mayayaman eh. Yung maging bukal sa puso niyo yung pagtulong sa mabababang uri ng tao, yun talagang bukal sa puso ah, hindi yung may pagpapaimbabaw, bubuksan talaga ng Diyos yung durungawan ng grasya. So wala kayong inisip, sir, na Wala, ang inisip ko na nga eh, Diyos ko, tinawagan ko na yung misis ko on the second day. Sabi ko, mahal, I'm going to help our government and our people. Kasi kung hindi ako tutulong, hindi ko to i-ignite, baka mamaya may nagsasaksakan na dyan. Parang yun nangyari ko sa Laguna ngayon, namonitor ko. Yung hindi nakahingi ng pasis, sinaksak niya yung barangay kapitan. Tinaga, ano bang tinaga inyong... Tinaga po. Meron ba kayong gagawin doon? May tulong po ba kayong ibibigay? I mean, yun agad po yung mga naiisip na pwedeng mangyari. So sabi ko sa misis ko, wag mo nang intindihin yung meron tayo rito. Ibibigay ko talaga sa tao to. Kung mauubos to, uubusin ko talaga. Pagtsagaan natin kung ano yung meron tayo dyan sa Japan. Aha. Ayun. Hindi ko naman ho iniisip, nakita nyo, nagbalik agad si Lord nang hindi ko naaasahan. Ayun. So, ibig niyo po bang sabihin, Sir Francis, na ang inyong pagtulong po ay isang misyon na ipinagawa sa inyo ng Panginoon sa palagay po ninyo? Hindi ko po ito alam kung pinagawa ng Panginoon. Pero since 2007 po, Sir, ako po ay tumutulong na. Kumbaga, talagang nasa puso ko na yung pagtulong. Halimbawa ho, ako'y kumita. Yung talagang kalahati ng aking kinikita, itinutulong ko sa tao yan. Makikita nyo sa record ko yan. Talaga kung 2007, nung nagsimula ako maghanap buhay, ay kalahati na ng aking kinikita, ibinibigay ko na. Hindi ko naman ho alam na puputok ako ng ganito. Hindi ko naman ho alam na magse-sensationalize to. Kaya lang naman ho ako nag-Facebook. Hindi na nga ako marunong mag-YouTube eh. Ngayon lang, Facebook lang ho ang tanging nalalaman ko eh. Kaya lang naman ho ako nag-Facebook para i-encourage, makita ng mga kaibigan ko, ng kapwa ko mamumuhunan, na dapat kayong tumulong sa panahon ngayon. Because our country are facing the most formidable battle the world has ever known. That is pandemic. Oo, talaga hong, na siguro kung kayo ay sa mga panahong ito ay nasa lusak pa ng kahirapan at naroon kayo sa Canayunan o narito na sa Maynila, pero kayo ay nakikipagsapalaran pa rin para kumita ng pangkain araw-araw, hindi nyo na rin maintindihan kung paano kayo makakaraos sa bawat oras. Totoo po yan. Totoo. Ang nag-ignite po sa akin ni kapatid na Henry is yung pag-ikot ko sa EDSA, nakita ko yung mga pulube. Basura ho talaga yung kinakain dahil sila yung mga tao na umaasa sa manlilimos. Nung unang araw, sino yung manlilimos? Wala akong tao sa EDSA. So doon ho nag-start lahat. Hanggang sabi ko, God, hindi ko kayang tulungan lahat. Pero kanin nyo, prior to this, may mga charity works na kayo. Hindi lang nababalita. Marami po. Hindi ko po pinababalita. Ang totoo po niyan, twice a year po ako nagkaharap ng Optimum Eye Care Program. Yan po, magbibigay ako ng libreng check-up, libreng salamin sa mata, sa lahat ng mga matatandang tao at lahat ng nangangailangan. Yan po yun. Yung kikitain ko po ng buong taon, yung kalahati po noon, gagastosin ko po para makapagbigay tayo ng Optimum Eye Care Program. Sa buong Pilipinas po yan. Buong Pilipinas po. Itong pinaka-previous po, last February, is sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan, kung saan po
almost 32,000 na beneficiary na bigyan po natin ng libreng eye check-up at libreng corresponding eyeglasses. Okay, sir. Ganito. Kasi nga itong mga pagkakataong ito, talagang gobyerno, private sector at kayo mga philanthropist ay talagang nagkakaisa na. Ano pa ang inyo pong mga nakatakdang itulong at ibigay na alalay sa mga taong tinutulungan din ng gobyerno pero maari pong limitado na ang resources na ngayon ng gobyerno, maski ang Pangulo ho, ay talagang umaaray na rin sa sitwasyon. Ano pa ang inyong... Yun na nga po, kasamang Henry at kasamang... Ang sa akin po is talagang umaaray na ho. Ngaya nga po, araw-araw, talagang chinachallenge ko pa rin yung mga kaibigan ko. Chinachallenge ko lahat sila, pati yung mga kapwa ko businessman na gumalaw kayo. Ano pang magiging silbi ng kayamanan natin kung lahat tayo mamamatay na? Eh yan naman hong pera ay mababawi yan eh. Madali naman hong i-recover yan eh. Kung at least makakapagsimula ho uli tayo. But higit sa lahat, sa panahon ngayon, kailangan ho tayo ng ating taong bayan. Hindi na ho para sa taong bayan. Hindi na rin para sa republika. Para na rin ho sa sarili natin. Eh kung magkakaroon ho ng gulo, pinasok yung mga bahay-bahay natin ng mga tao, eh di pinatay pa tayo. Di lalo mapupunta ho sa wala. So, ako'y nag-iisip lamang po ng tama. Kaya po ang ngayon po hanggang sa mga tutuloy-tuloy pa, actually po ngayon ang naka-schedule ko pong bigyan ay yung Chaong Quezon, yung Montilupa, yung isa pong staff ko, yung mag-asawang Bricks, sila naman ho yung tumitingin doon sa mga nagre-request ng gatas. Gawa nga nang daw ho yung merong mga single mom na walang trabaho, no work, no pay, eh pinadadala ho sa amin yung video, tubig na ho yung ipinasususo sa kanilang mga anak eh. Alright. So, yun ang parang bilang malayang mamamayan na parang napakat po nung ganong sitwasyon. So sabi ko, sarili ko, Panginoon, kung ito yung gusto mong mangyari, di mangyari po ang kaloob mo, wag ang kalooban ko. Basta ang malinaw na nakikita ko riyan sa inyo, Missy Ren, na handa kayong bumalik sa pagtulog sa bangko, pagsakol ng kanin sa sahan ng saging, makatulong lang sa kapwa, tama ba? Tama po kayo. Kaya actually po, late na lang ako naintindihan ng aking asawa. Nung una, pangatlong araw, sabi niya, pag di mo tinigilan yung kalokohan mo, maghihiwalay tayo. Eh sabi ko, di sige, maghiwalay tayo. Pero nung nakita niya na talaga na binubuhos ko na lahat, biglang tumawag sa akin, sige, ubusin mo na. Tapos pag naubos, uwi ka na dito sa Japan, dito ka na tumira. Talaga naman. Pero niyayaan ng maunawaing asawa. Napaka maunawahin. Siyempre, hindi niya maiwas. Nagagalit nung una kasi parang nasisiraan raw ako ng ulo. Eh di sabi ko, sige, bahala ka. Pero nung pangatlong araw, hindi ko na siya pansin. Kapag na araw, nakita niya, binubuhos ko na. Tumawag na, di na ho nakatest. Sabi niya, sige. Sana ho, Sir Francis, kung ano man ang inyong naririnig, ay ito sasabihin ko na sa sabayan ng Pilipino. No, ho. Kasi marami ako naririnig na keso kayo raw ay isang bogus, marami raw kayong kung ano-ano. Alam mo ninyo, maaari kong sabihin sa kanila, wala kaming pakialam sa akusasyon nyo sa isang taong gumagawa ng mabuti dahil walang sino man sa mundong ibabaw na nabubuhay nang walang bahid sa sarili. Alam nyo, ayoko na lang hong pahalakihin yan. Ayoko na rin hong sagutin yung mga bagay na ganyan. Pero isa lamang ho ang sinasabi ko, kung yung kanilang mga sinasabi ay makatotohanan, andito ho ko sa aking bahay, andito ko sa aking opisina, At the very first day, sinasabi ko kung saan ako nakatira, eh pinakikita ko nga sa video kung saan ako nag-o-opisina, eh di puntahan ho nila ako rito at nadala nila ako ng mandamiento de arresto at ako yung magpapa-arresto. Kesa ho yung muro, alam nyo ho yung heckler lang ho yan, wala akong katotohanan yan at pinasisingon ng alingan ko ho yan. Eh may kwento pa nga ho eh na kahapon lang lumabas na ako daw ay nangamkam ng lupa sa Parting Norte. At in-interview ho yung mayor, eh yung mayor ho ang sumagot na ako raw ho ang nagbigay ng mga lupa sa mga walang lupa doon. So baliktad ho yung kwento. Di bali ho, at on our own capacity, kami ni Missy, sapagkat galing ako talaga ay ako ay anak ng mahirap na bayan at hanggang sa ngayon ay maski pa paano ay nakakaraos naman. Saan bayan po yan? Sa San Antonio, Quezon ho ako. Kalapit ng Chaong. Para sa iyo. Sige, 5 tonelada ako upon your disposal. Nako. Baka ho. Kung mahirap na bayan ho talaga 'yan. Sige, third class municipality, Sir Francis. Kaya pa naman ho ng aking butas na ho yung 2 bulsa ko, 4 ho yung bulsa ko eh. Yung 2 ho ay butas na. Yung isa medyo malapit na pero meron pa ho nakareserbang isa. Sige po, kapatid na Henry.
Pagpadalaman lang ho kayo ng kahit nakapirasong sulat para dito sa kung sino man ho ang pipick up, pwede na hong pick upin. Hintayin lang ho. Siguro darating within 2 to 3 days yung aking trailer manggagaling ng norte. 5 tonelada po ako para doon sa bayan mo. Pero it is upon your disposal. Kasi kayo ho yung higit na nakakaalam kung sino yung mahirap at hindi. Kasi wala naman po kinalaman doon. Oh, sige po, basta Sir Francis, ang aming pong palaging dalangin at dasal ay sana po hindi lang biyaya ng kayamanan ng inyo pong angkinin, kundi ang lakas ng katawan, ang patuloy na tatag ng emosyon at spiritual na bagay, sapagkat dito po tayo humuhugot, alam ko, lalo po ng compassion sa ating kapwa. Alam mo ninyo, mayroon pong kung tawagin ay internet sensation ngayon sa ating bansa. At ito po ay isang philanthropist, isang negosyante, isang bilyonaryo na tumutulong sa ating mga kababayang mahihirap. At hinahamo niya yung mga kapwa niya bilyonaryo at mga politiko na tumulong. Yung iba hinuhusgahan siya. Pero alam mo ninyo, sa panahong pong ito ngayon, hindi ho natin kinakailangan ng husgahan at patutsadahan at bangayan, lalo na sa isa't isa. Hanapin po natin ang iisang solusyon, at ang solusyon yan ay gamutin ang sikmurang nagugutom ng mga Pilipino. Amin pong hinanap ang isang pilantropong ito, bilyonaryong negosyante. Sige noong Francis, si Leo, Francis Leo Marcos ay nasa linya natin. Missy, magandang umaga po sa inyo, Ginoong Marcos. Magandang umaga rin sa inyo, Ginoong Henry at Missy. Opo. Nako, salamat po naman. Alam naming napakahalaga ng inyong oras, napakahalaga ng inyong panahon. Marami kayong mga engagement, marami kayong mga activities. Ay pinaunlakan ninyo kami. Una tigit sa lahat, ang pakay namin, maihatid sa ating mga kababayan ang inyong pong advokasya. Yun na nga po. At actually po, talagang 2 oras na lang ang tulog ko, no? Aha. Pero katulad nga po nung naipangako ko is siguro babalik sa normal yung buhay ko after siguro nitong pandemic. Aha. Pero baka hindi na bumalik sa normal sapagkat ang dami na po ninyong natulungan. Yan na nga po eh. Pero all out po ako dito. Nagkasundo naman ako kami ng aking asawa na sabi ko nga kung ano yung meron sa atin dito ay ibibigay natin talaga sa ating mga kababayan. If that is the only way to help our government to avoid any possible dark ages to come. Pero napakarami na po ang inyong natulungan, lalo na ho yung mga mahihirap. Sa ngayon, saan na po kayo nakapamahagi ng tulong, Ginoong Marcos? Actually po, nag-umpisa po ako sa Metro Manila. Tapos sinunod ko agad yung buong Cagayan Valley po. Siguro po sa Cagayan Valley, nakapagbigay na ako ng kulang-kulang 100 tonelada. Tapos bumaba na ho ako ng Nueva Ecija. Nakarating na rin ho sa Pampanga yung aking tulong. Ngayong araw na to, kasalukuyan ho nagdi-distribute ang San Simon sa pangunguna ng dating mayor na si Canlas at saka ang Mexico Pampanga. At kahapon ho, nakapagbigay tayo sa lahat ng mga bilanggo dyan sa BGMP at saka sa Bucor ng 100 sako para kahit papano, alam natin na ang gobyerno may pagkain para sa bilanggo. Sa gipit ngayon, at least once in their jail time, merong talagang busog-lusog talaga sila. Aha. Ganun na rin yung mga kapulisan ng Bucor na bigyan natin, tapos dito sa NCR. So marami na po sir, hindi ko na ho mabilang. Ang tanging nabibilang ko lang ho is nasa 250 tonelada na ho. Wow, dami nun, ano? If we're going to put that on million, ilang million na ho yun? At nagpadala rin ho tayo kay Mayor Isko kahit pa paano makatulong. Very good. Missy, you have question. Yes. Yes, Sir Francis. No, matanong ko lang po, may mga nagsasabi po na baka daw kayo ay may balak na mamuliti ka kaya ninyo po ginagawa ang kabutihang ito. Ano daw po ang masasabi ninyo rito? Alam mo, Missy, no? Kumbaga, sinubukan ko na dati pero pero underage ako noon eh. Kumbaga, subok lang, naisipan ko lang, no? Pero sa totoo lang, wala ho tayong balak sa politika. Kumbaga, yung nakaraan is katuwaan lang, no? Ang sabi nga ni Lord, sabi ko, whatever you do, kumbaga, doon sa pinakamababang uri ng kanyang mga kapatid ay ginagawa mo sa kanya. So siguro dumating na doon sa punto na masyado na po tayong matured, no? At naisip ko, kung hindi ko to sisimulan, the very first day ho na nag-lockdown, lumabas ako, hindi ko pa alam kung ano yung nangyayari. Pag ikot ko sa may EDSA, nakita ko yung mga pulubi natin, na
wala hong yung nanlilimos, yung umaasa sila sa mga manlilimos sa kanila. Aha. Eh, wala hong nanlilimos. So, ang ginawa ko, nagpaluto ko ng pagkain for 4,000 na katao para pakainin lang lahat ng pulubi sa ilalim ng EDSA, sa kahabaan ko ng EDSA. Sinali ko na rin yung mga MMDA. Hanggang sa may humingi na ng bigas, hanggang sa may nagsasabi na dalawang araw lang yung binigay na window ng ating gobyerno. Aha. Hindi kaya magkaroon ng chaos, baka yung tao magkaroon ng looting. Mm. So yun po agad, sabi ko ano kaya yung magagawa ko. So I started to think na magbigay ng bigas. Eh hindi naman ho pala ganun kadalit, napakarami hong Pilipino. Mm. So sabi ko, Panginoon, hindi ko to kaya. Sana pumasok tong drive na gagawin ko. So I started to shout out to challenge all the richest people na mga kapitbahay ko. Ayun, nagalit sa akin lahat, kaya umalis ako doon. Pero sir, kasi ang sinasabi nga nila, tuloy-tuloy daw yung inyong pamimigay, pagtulong, misi, ano? Sorry po, kaya sabi nung iba, po. Parang may balon kayo, parang may bukal kayo ng kayamanan. Saan daw ba nanggagaling at parang hindi na uubos ang inyong yaman? Ito po ang masasabi ko dyan, Kuya Henry, no? Uh-oh. Being a blessing is more important than receiving a blessing. Uh-huh. Kaya nga sa aking pagtulong, ang aking pakiramdam ay lubos akong binibiyayaan ng Panginoon. Mm-hmm. Dahil nagkakaroon ako ng kapayapaan sa aking puso na maibsan ang kahit na maliit na suliranin, nababawasan yung pag-aalala ng ating mga kababayan. Yan po, ang pananaw ko po dyan is yung Psalm 91 na kapatid na Henry, no? Sabi nga ni Lord, do not fear, for I am with you. Aha. So, gusto kong patunayan kung totoo talaga yung sinabi niya na do not fear, for I am with you. So, wala po akong tulog at laging puyat, laging pagod. Pero, pag gising ko po ng umaga, kahit isang oras lang yung aking tulog, ay nakakaramdam po ako ng kaibang kalakasan. Maaring spiritual. So, totoo anong po yung sinasabi Sir Francis, ng Psalm 91. Anong may mensahe ninyo sa ating mga kababayan na kikinig ngayon? Na siguro yung iba ay nag-aantay ng inyo pong mga word of encouragement din. Ganito po, tayo po ay manatili sa ating mga tahanan para hindi po tayo magkahawa-hawa. Sumunod po tayo sa enhanced community quarantine. At kami naman po, yung pong iba, gustong mag-message dun sa aking YouTube channel, mag-message po kayo para at least babasa ko po talaga yung inyong mga mensahe. Kung yan naman pong inyong kahilingan na ilihiti mo at verify po, ako po ay tutulong. Hindi lamang po ako, kundi napakarami po mga tumutulong, napakarami na po sumagot sa aking challenge. Kaya hanggat maaari, keep safe. Ang gobyerno naman po ay ginagawa nila ang kanyang kakayahan para maibigay yung ating pangangailangan. At syempre, ganun na rin po ako. Tutulong po ako, kapatid na Henry, sa abot ng aking makakaya. Mm-hmm. Lahat po nang meron ako, itutulong ko yan. At syempre, yung mga kaibigan ko, tumutulong na rin naman po. Especially po, yung isang kaibigan na si Bernard, talagang todo suporta po siya sa aking advokasya. Mm-hmm. Yun lamang po, kaysa kayo ay magra-riot, maglalabasan, baka lalong tumagal yung quarantine. So sumunod na lang po tayo sa pinag-uutos ng ating gobyerno at kami po itutulong sa abot naming makakaya. Alright, Sir Francis, maraming salamat po. Pagpalain po kayo from time to time. Kami makikipag-unahin sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Pag may bababag, pag may bababag sa inyong mga tao. Hayaan nyo na po yan. Kapatid Henry, kung sino po yung na-coordinate nyo sa aking opisina, balikan nyo po at ipare-ready ko po yung 5 toneladang bigas para sa inyong bayan. Missy, may binabanggit kang Ilocano. Bukang mag-Ilocano. Si Agina, king ka-apot man si Cleo Marcos. Kang ano mo, daging Heymar Marcos nga. Ba kaya ang lalim ng bulsa? Ang pangalawang bulsa, ang lalim. Agyaman ak launay kanyam, thank you DJ lang ti mayabaga, agyaman ak kanyayo apo ta pagananu sa nyulatan no anak ti makayanak nga maitulong kadi kakapsa kayo marigrigat. Alright, Sir Francis, maraming salamat. Dito thank na you. Hindi ko na maintindihan, nagpo foreign language na kayo ni Missy. Sir Francis, salamat. God bless. Thank you so much. Sige nong Francis Leo Marcos, ang philanthropist, billionaire, businessman.